Good morning, Saudi Arabia. Yan, kukunin ko ng video mga ibon. Yan, dami nila. Yun. Lumilipad-lipad. Malamig na po dito sa Saudi Arabia. Kaya ang mga kalapati bumababa na. Yan, namamasyal sila. Ang dami nila. Wow! Yun, lumipad sila. Yan. Mahirap silang kuna ng picture kasi mahirap kuna ng video, lumilipad agad. Yan, ito po ang view dito sa Saudi Arabia kapag pumapasok ng winter. Ngayon po ay 6:10 ng umaga. Yan. Pumunta ako sa bayan kasi bibili ako ng almusal. Naninis ko kasi yung vegetable sandwich. Kaya kailangan pumunta sa bayan. Pero walking distance lang naman. Yan. Itutur ko kayo papunta sa bayan. Kaya hindi ako pwedeng mag-mask kasi record talaga. Sabihin mo wala ng pandemic, kukunti na, pero record pa rin dito sa Saudi. So ayan, from my accommodation pupunta ako ngayon sa downtown, sa city proper. Walking distance lang naman. Ayan po, ayan ang isa sa mga church nila dito. Ito ang kagandahan ng architectural ng mga Arab people. Magagaling sila sa architectural. Kita nyo naman, oh. Ganda. Simple pa lang yan. May pinakamalaki pa dun sa dulo. Kaya kunan ko yun nandun sa dulo. Tignan nyo ang ganda ng architecture nila. Sobra. Magagaling din naman tayo mga Pilipino. Kaso may iba talaga yung dating ng architectural ng mga Arabo. Siyempre, yun ay depende sa lahi nila. Sinusunod nila yung mga kultura nila, yung sining nila. At nakikita mo talaga na Arab country yung lugar sa pamamagitan pa lang ng mga architecturals nila. Ayan po, tingnan yung ganda-ganda. Ayan. Ayan. Taas, no? May po ang senior po tumakit dito. Ayan, so palabas na ako ng downtown. Pupunta ako sa city proper kasi nandun yung palengke. So itong nakikita nyo naman na to, ito ay pinakang plaza nila. So yung plaza nila maganda at pinapayagan nilang magtinda yung mga babae dito. So ang ginagawa nila, nilagyan nila ng mga stall. Mga stall, pero may bubong siya. Tapos ang kanyang mga dingding ay bubog. Yan.
isa pa to sa ginagano ko sa inyong magandang architectural ng mga Arab people. Kita nyo naman ang plaza nila, oh. Ang gano'ng kaganda. Ayan. Ito ang pinakamalaking church nila dito. Yung main church nila. Sobrang laki na ito. Ito sa kabila, magandang view. Ito kasi likodan to, eh. Ayan. Sobrang ganda. So, wala pang tao kasi umaga pa. May mga tao na sa downtown, pero yung nandito, para kasing nasa loob kami ng subdivision. Ayan. So ito yung plaza nila. Doon sa pababa, andun yung city proper. Yun yung dulo-dulo nun. Ayan. So ito yung plaza nila. Kita nyo naman. Sa tiles parang kaya makikita mo yung yaman ng bansa nila. Ang plaza nila ay naka-tiles. Ayan. Ayan, yung pinakamalaki nilang church dito. Okay, yun. Si meow meow. Meow meow. Ayan, may pusa pa akong extra. Okay. So may ilaw pa. Kasi 6:20 pa lang. Ayan. Okay. So kita niyo yung plaza. Iikot ko kasi against the light ako kanina. Kabuuan ng plaza. Doon ako nang galing. So, inikot ko kayo. Ayan. So, papunta ko dito pa ang isa pong church nila. Alam nyo guys, dito sa Saudi or sa Middle East, yung Arab countries, galing na sa kanilang beliefs, halos kanto-kanto merong church sila. Kasi kaya nila naglalagay ng ganon para walang maikapira ang tao na hindi sila nakapag-church kasi malayo. So ginagawa nila, kumbaga sa Pilipinas, saros sitio by sitio meron silang church na nakapost. So wala nang madadahilan ng mga tao na hindi sila nakapag-church kasi malayo, kasi mainit, kasi walang sasakyan. Pero dito naman, bihira lang dito ang mga taong walang sasakyan. Kaya guys, ito yung kabiyak ng plaza. Diba? Yung pinanggaling ko kanina. So, ito naman yung kabiyak ng plaza na yun. And I am going to city proper. Kita niyo guys to, ha? Itong isang building na maliit na to, CR lang yan. Ha? CR lang yan, public toilet. Kita niyo kung gano'ng kaganda architecture. O ito, di ba may dilaan tayo ng church. Ito may church na naman. Ayan. Kaya sabi ko sa inyo, halos kanto-kanto meron sila. So, I am going to city proper now. Doon, mayroon ang tao ngayon doon kasi palengke doon. Kita nyo to guys. Oh, CR lang to, ah. Sasabi ko sa inyo. Kung gaano kalaki. CR for mga lalaki lang to. For male. Oh, kita nyo. Ayan. Oh. Sabi niyo, nag-i-sinungaling ako. CR. Ayan. Arabic nga lang. Kita niyo naman. Ang ganun ko aganda sa CR. Ayan yung tower ng isa sa pinakamalaking telephone company rito.
Ang tinatawag nilang STC, Saudi Telephone Company. Ito guys, yung church. Ah, isa pa. Ayan. Diba? At diba itong dinaanan ko yun, yung pinanggalingan ko. Oh. Ito naman yung CR for mail. Tanya ko gano'ng kaganda. Ayan, patawad lang ang mga kapag. Punta ko lang City proper. Ayan. Ayan, ang palibot niya. Pagdan ang church ulit. Ito yung toilet for mail. Sinasabi ko sa inyo. Okay. So, punta tayo sa city proper. Hindi dito, dito sa kabila. Ayan, pababa na to guys. Guys, sa mga sasakyan dito, halos puti ang kulay. Ewan ko kung ba't nahilig sila sa puti. Ayan, ang tower ng STC. Tapos merong water tank dito. Ano? Ang ganda ng architecture nila. Water tank pa lang. Sobrang ganda. Ayan, sumisikat na ang araw. Kita nyo, water tank. Isa ito sa pinakang oldest water tank. Ayan. So, bababa na ako ng palengke. Kasi nandito ka sa medyo pataas, parang naka-heels yung pinanggalingan ko. So ito makikita nyo pababa, yan ang downtown. Yan, may mga salesman, nag-deliver sila ng karne. Yan. Naglilinis kaya may mga tubig sa kalsada. Nag-deliver sila ng mga fresh milk, juice. O, yan na ang city. Ayan, lapit. Diba? Pababaan na ako. Ayan na city. Dito guys, wala kang makikitang mga babae pakalat-kalat. Hindi katulad sa atin dyan sa Pilipinas. Dito, nakalimitan na makikita mo lalaki. Pero yung mga nakikita niyong lalaki ngayon, ibang lahi yan. Mga nagtatrabaho sila pag umaga, naghahanap sila ng mapapagkakitaan. Kalimitan sa lahi nila ay mga Indians, Pakistan, from Bangladesh, ganyan, mga Egyptians, yan. So nag-aabang sila ng mga
kukuha sa kanila para maglinis o paggawa ng bahay, kung ganun. Maglilinis ng opisina, maglilinis ng bakuran. So yun ang inaabangan nila, kaya sila nandyan. So ito na guys, ang city proper ng lugar ko. Ayan, ito na ang city proper. Pupunta ako doon sa binibili ko ng vegetable sandwich. Napakasarap at murang-mura. Vegetable sandwich nila ay only 2 real, pero sobrang laki. Kailangan mabilis ang lakad ko kasi baka mangga ako. Yan sila yung mga nakikita nyo ng mga tao. Yan yung mga naghahanap ng trabaho. Kita nyo, oh, may mga dalampala. Ayan. So sila yung mga naghahanap ng trabaho pag umaga. At kumakain sila dito sa vegetable sandwich din. Ayan. So magulo na dito. Kasi nandito tayo sa may city proper. Okay. Oh, ito na yung vegetable sandwich na binibilhan ko. Guys, ang bili ko na vegetable sandwich. Yan. So sa halagang 2 real, so it's almost 26 pesos. Nung malaki pa ang palitan, pero ngayon mababa ang palitan. Mga nasa 23, 24 or hanggang 22. Pero sulit naman kasi yung laman ng sandwich, meron siyang talong, meron siyang patatas, meron siyang mga iba't ibang klase ng mga leaves like spinach. Ayan. Tapos meron siyang green pepper, tapos meron siyang carrots. Meron din siyang red bell pepper, saka iba't ibang mga ricado katulad ng sibuyas, may bawang, may pamienta. Meron din nga pala siyang nilagang okra na kalahok. Marami siyang nakalahok. May kamatis. So, napaka-masustansya. Tapos,
ang pinaglalagyan niya ay hindi tinapay, kundi yung tinatawag na kubus. Yung kubus yung unlit, yung di, yung walang ano, wala siyang pampaalsa na tinapay. Yung malapad na tinapay na ang itsura niya, kung sa atin lang, ang itsura niya lang, itsura lang ha, parang yung baluta ng lumpia. Yun. Pero hindi siya kasing tigas ng baluta ng lumpia at hindi rin siya kasing nipis nun. Actually, para talaga siyang tinapay na malapad. Yan. Ito na yung dinaanan ko kanina. So, pabalik na ako sa accommodation. Yan. So, malapit lang guys. Siguro around 15 minutes walk. 15 to 18 minutes walk. Mabagal pa nga yung lakad ko eh. Kasi pag hindi ako nagbibideo, mabilis siyempre yung lakad. So, pinakang exercise na rin. Sa umaga. Ayan, sarap naman ang klima ngayon. Kasi nga, pasok na sa taglamig. Ayan. So, masarap maglakad. Kahit pinapawisan ka, malamig pa rin yung pawis mo. Kasi nga, malamig na ang simoy ng hangin. No? Malamig na ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Yan, Pasko na talaga. Ah, nakakamiss ang Pilipinas. Akala ko makakapagpasko ako sa Pilipinas, hindi rin. Kasi nga, yung COVID na yan, so nag-aalangan ng mga government official na pauwiin ang iba. Hindi naman talaga importante. Tapos mahal ang ticket ngayon, sa aeroplano. Kaya yan. So, tiis talaga. Ano talaga ang buhay ng OFW? Magtitiis ka ng mga palayo sa pamilya mo. Alam nga lang sa pamilya talaga. So guys, see you soon. Pabalik na ako sa accommodation. Kain ng almusal. Ayan. Diba? Maganda. Maganda talaga nakasitip. Pero na-admire ko. So, advance Merry Christmas sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Sabay na. Na ako sa accommodation.